Sinisisi po ni Pangulong Duterte sa kanyang mga kritiko yung kumakalat na video ngayon na nagdadawit sa pamilya Duterte sa kalakaran ng droga. Pati si Honeylet Avanceña at anak nilang si Kitty isinasangkot sa issue. Pinalagan yan ng common law wife ng Pangulo. Ito ang pagtutok ni Joseph Moro. Hindi nagustuhan ni Honeylet Avanceña ang partner ni Pangulong Duterte ang pagbanggit sa pangalan niya at ng kanyang anak na si Kitty sa ikalawang video na nagpakilalang bikoy sa kalakalan ng droga. Sa isang text message sa GMA News, sabi ni Honeylet, sigurado raw ba ang nag-aakusa? Hindi naman daw siya walang hiyang ina para gamitin ang pangalan ng anak. Ang paglalabas ng mga video ito ay binibintang ni Pangulong Duterte kay Senador Antonio Trillanes IV at aniyay mga dilaw. Ngayon, the purveyor of that is number one, yellow yan. Pati spearheaded by... So, hinahayaan ko na lang yan si Trillanes because that is... that has become his passion. Hindi na ako pumapatol sa ano. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi raw sila sangkot sa kalakalan ng droga. That is a propaganda that has been repeated all the time. Alam ko propaganda na yan. I was told. Eh, pabalik-balik na yung, I assure you, we are not into it. Sa isang pahayag, sinabi ni Tulianes na wala siyang kinalaman sa paggawa ng mga naturang video. Sana nga raw ay kasama siya sa gumawa nito. Kasama lang daw siya sa mga nag-aabang ng kasunod na episode. Inulit naman ni Tulianes ng kanyang hamon sa Pangulo na pumirma ng bank secrecy waiver para maipakita na hindi raw galing sa droga ang umano'y bilyon-bilyon niya sa bangko. At sa anak niya si dating Vice Mayor Paolo Duterte, muli niyang hinamon na ipakita na ang tattoo nito. Naano nang sinabi ni Pulong na hindi niya ipapakita ang tattoo sa kanyang likuran at sa halip ay hinamon si Trillanes at ang lahat ng nasa likod ng video na patunayan ang kanilang mga aligasyon laban sa kanya. Dahil sa mga video, ang ilang senador may panawagan ng muling buksan ng investigasyon kay Paolo Duterte. Ang tingin ni Davao City Mayor Sara Duterte, siya ang tunay na target ng mga video ito. Ako naman, sa lahat ng mga accusations, ready naman ako sumagot. Ang gusto ko lang is that it is in a proper forum. Like kung merong final na case sa ombudsman or merong final na case sa mga courts. Joseph Morong, nakatutok 24 Oras.